What's up mga chong, here's your boy Brian O'Chill, back in again and again, and welcome to another vlog. And today's vlog mga chong is tuturuan ko kayo kung paano sumakay ng sports bike and kung paano hindi sumakit yung kamay nyo and yung likod nyo habang nagdadrive yung sports bike. So ito mga tips and tricks na ituturo ko sa inyo mga chong is based on my experience. Okay, kung gaano siya ka-effective, bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. So yun mga chong, first of all, ano ba yung sports bike? So ang sports bike is a manual transmission na motorcycle. And then ang special sa kanya is, yung sports bike is a very aggressive na motorcycle. So paano siya naging aggressive? Most ng mga sports bike is ano na siya, ready to race na siya. Yung parang tipong kakarera ka na palagi dahil sa riding position niya. So ang riding position ng sports bike is something like this. So yan. So kung makikita nyo mga chong, yung kamay ko is very stiff and then sub-sub yung katawan ko, nang halos yung first ng katawan ko is nandun sa mga braso ko, and then yung paa ko is kung makikita nyo naka V-shape siya. Yan, pa V-shape siya mga chong. So yan, ganyan ang riding position ng sports bike. Okay? And then, ano ba yung pros and cons ng pagsakay sa sports bike kung gagamitin mo siya sa daily commuter? So first of all, so pros niya, syempre, racing ka sa daan, pogi ka sa daan, mga chong. Diba? Head turner talaga kapag naka-sports bike ka. Ang pros naman, ang cons naman niya is, yung riding position mo is very aggressive. Kapag daily use mo siyang gagamitin, so nandyan yung makakaramdam ka ng awet, yung back pain, usually yan yung mga cons ng pagsakay sa sports bike. And at the same time, yung dito sa wrist, ito usually yung ganito, yung unang sumasakit talaga kapag sumasakay ka ng sports bike, kapag nagda-drive ka ng sports bike, especially sa mga traffic yan. So ngayon mga chong, bibigyan ko lang kayo ng mga konting tips para maiwasan natin yung mga ganong scenarios, or para ma-lessen mga chong yung mga ganong scenarios. So unang-una sa lahat, bakit ba sumasakit yung likod natin, yung wrist natin sa pagdadrive ng sports bike? So syempre mga chong, since ang riding position natin is very aggressive, so yung force natin mga chong, yung bigat or yung weight ng katawan natin is nandito sa wrist. So kaya unang mapapansin natin, unang sumasakit dito. So paano ba masusolusyonan yun mga chong? Ano yung pwede natin gawin para mabawasan yung ganong scenario? So una sa lahat is, pag magdadrive ka ng sports bike, lapit ka dito, tutok ko sa kamay ko. Yan. So pag magdadrive ka ng sports bike mga chong, dapat ang hawak mo, ang grip mo sa manivela is hindi yung talagang nakagrip ka. Kasi kapag once na nakaganyan ka, so mapapwersa yung kamay mo. Mapapwersa ka na yung force ng katawan mo is mapunta sa wrist. So ang dapat mong gawin is relax your hand. Hindi mo kailangan na ganyanin, hindi mo kailangan gumanon, hindi mo kailangan i-force yung katawan mo na dumikit dun sa motor. So kailangan mo lang i-relax yung kamay mo. So yan, yun yung first step. Relax mo lang yung kamay mo. Huwag mong i-grip talaga totally. Siguro mga 50% lang na naka-grip yung kamay mo dun sa handlebars. So yun yung first step. Then the second one is, isa pa na nagiging reason kung bakit sumasakit yung wrist natin is sobrang stretch ng braso natin. So yan, kita nyo, sobrang stretch nyan, as in naka-stretch talaga ako na ganun. So para maiwasan natin yan, ang una mong gagawin is i-bend mo lang ng konti yung kamay mo ng ganito, then relax. Yan, kapag na-master mo tong unang step na to mga chong, sasabihin ko sa inyo na mababawasan yung pananakit ng mga wrist nyo. Yan, number one rule yan mga chong. So relax and then bend. Okay, pag nagawa mo na yan mga chong, ang next na gagawin mo is, wag mong ididikit yung ito, wag mong ididikit to. Halika, huwag mo ididikit yung hips mo dito sa, I mean, yung ano mo, ito yung balls mo, huwag mo ididikit dito sa tangke. Kasi may possibility nun na kapag nagpreno ka bigla,
if it betlog ka talaga. So ang kailangan mong gawin is magbigay ka ng space dito. Magbigay ka ng space na kahit konting space lang, mga chong, yan. Then kapag nakapagbigay ka na ng space, next na gagawin mo is pinaka-importante sa lahat, mga chong, the last step, grip your thighs on the tank. Sa tanke, grip your thighs. Siya yung magbabalance dun sa motor mo, mga chong. So yung mga steps ganito, wag mong igigrip ng todo yung kamay mo dun sa handlebars. Yan, ganyan lang, relax lang, and then focus, and then bend. Pagka-bend, yung bend mo, mga chong, syempre dapat nakadiretso pa rin yung katawan mo. Pagka-bend, then give space dito, wag ididikit ng ganyan kasi IBE yan. Then, next is yung grip the tank by your thighs. So yun lang naman, mga chong, yung mga simple step na ginagawa ko. Pero ang pinaka-effective talaga dyan, mga chong, yung wag mo talagang iaano dito. Yung pinaka, yung lagi kong ginagawa, huwag mo i-grip yung kamay mo dito sa handlebar ng sobrang tigas. Dapat relax lang talaga. Minsan nga, ginagawa ko pa, nakaganto ako eh. Ganyan lang talaga, as in ganyan lang kapag nagmamaneho. Lalo na kapag mga straight road lang, hindi naman ma-traffic. So ganyan lang, relax lang. And then, yun nga, give space lang, then thighs. Yun lang ginagawa ko, mga chong. So syempre, kapag tinuro natin sa inyo, kailangan meron din tayong demonstration na actual sa mismong daanan sa kalsada, no? So saktong-sakto na medyo traffic ngayon, so madedemonstrate natin sa inyo ng mas maganda itong mga techniques and tricks na to, mga chong. By the way, itong araw na to, mga chong, is different day na nung kinunan ko yung vlog regarding dito sa mga techniques and tips sa pagmamaneho ng sports bike. Iwas-iwas lang tayo sa baha dahil tayo ay naka-undertale kung ayaw nating maruin ang ating forma ngayong araw, no? So ito na, mga chong, simulan na natin. Baka may magtanong, effective ba yung riding tips na to para sa daily commuting natin? Or kapag ganito yung traffic, kapag ma-traffic? I would answer it yes, mga chong. Oops! Shit! Ang damot! So, ingat-ingat lang tayo sa pagkabig, mga chong. Always check yung mga kasalubong natin kung meron bang magbibigay, kasi minsan mga ganyan di nagbibigay eh. So kailangan tayo yung magbigay, di ba? Huwag nating ipilit na makasingit tayo or makalusot tayo. Diba? Safety tips from Brino Chill, di ba? Yung first step is huwag nating i-grip yung handlebar ng sobrang diin. Effective ba siya or pwede ba siya kapag ganito yung traffic? Pwede, mga chong, pwede naman kahit papaano. Pero hindi siya yung talagang tulad ng mga dire-diretso lang. Pero mga ganito, okay pa. Pero kapag heavy traffic na, yung talagang stop and go, medyo hindi natin siya ma-apply kasi lagi tayo nakahawak sa clutch. So ang technique doon, mga chong, para hindi tayo mangawit is mag-neutral tayo kapag naka-stop. Then pahinga. So yun lang yung pinaka-basic na technique doon. Walang yan, naputol yung recording. Ang dami ko na sinabi. Buti na i-check ko pa bago makapunta sa ating paroroonan. Pero yun na nga, tuloy na natin yung vlog. Hindi siya effective kapag stop and go yung traffic, since nga na lagi tayo nakahawak sa clutch kapag nakahinto, kapag traffic, di ba? So ang technique doon is neutral lang natin, tapos magpahinga tayo. And then next naman is yung bend ng knees. So effective ba siya sa daily commuting and sa traffic? Masasabi ko siya, mga chong, yes. So yun yung pinaka-effective talaga na magagawa natin kahit traffic, mga chong. Bakit nga ba naging effective yung ganun technique, yung ganun tips? Syempre kasi, di ba, since sports bike tayo, yung force ng bigat natin is nasa braso natin. So malilesen yung bigat na mapupunta dun sa wrist natin kapag naka-bend yung ating elbow, yung siko natin, mga chong. Tingnan nyo, imagine nyo na lang, mga chong, na nagda-drive kayo ng motor, tapos yung katawan nyo, yung siko nyo is diretsyong-diretsyo, mga chong, di ba? So mangangawit at mangangawit talaga siya. Pero kung ibe-bend dati niya ng kaunti like this, so di ba, hindi natin mararamdaman yung force na mabibigatan yung mga wrist natin. Hindi sasakit yung mga kamay natin, mga chong. Sasakit pa din naman siya, pero malilesen siya or hindi agad siya sasakit kapag ginawa natin yung ganung technique. Diablo Rosso Sports Gaming. And yung last but not the least is yung grip your thighs
sa tangke. So ayan mga chong, effective ba to? Syempre mga chong, hindi siya effective kapag stop and go yung traffic, since lagi tayong nagbababa ng paa. So ang pinaka effective talaga na tips kapag traffic is yung bend your knees and pahinga kapag stop and go. Syempre neutral neutral lang. Pero kapag long drive or city driving lang kayo pero wala namang traffic, so effective na effective siya mga chong. Tapos sabayan nyo pa nung step 1 and step 2. Ewan ko na lang kung mangawit pa kayo agad mga chong. So yun nga, lagi nating tatandaan na ang pagsakay sa sports bike is very special compared sa mga other bikes. So hopefully no mga chong, na makatulong to mga tips and tricks na to para sa inyo. Alan, dumi na. Ang dumi na. Cookies and cream na yan. Yan nga pala si Jerome kasama natin ngayon. Hopefully meron kayo natutunan dito sa maikling tutorial lang na to, and tips and tricks mga chong para sa pagdadrive ng motorcycle ng sports bike. So kung meron kayong question and then meron kayong gustong malaman, so please comment it down. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button. Medyo mainit na no. So thank you so much for watching once again. This is Brian O'Chill and I'm out. Boom.